Pati ibang industriya sa ibang bansa apektado na raw ng pagbagsak ng presyo ng langis sa world market. Ang ilan nga sa ating mga kababayan natanggal sa trabaho dahil dito. Sa survey na Employment Agency na Hayes na itong Nobyembre, na pag-alamang isa sa bawat tatlong oil at gas company nagtanggal na ng trabahador. May report si JP Soriano. Operator ng heavy equipment sa Daman, Saudi Arabia, si Elmer Eddilan. Dalawang taon ang kontrata niya sa isang kumpanyang nagtatayo ng mga gusali, kabilang na ang sa mga oil company. Pero limang buwan pa lang sa trabaho, tinanggal na siya dahil may restructuring daw ang kumpanya sa biyahe pauwi ng Pilipinas. May kasabayan din ako, ganun din sa kanila, yung company nila. Nagbabawas. Kasi yung halos yung papauwi kami, mga Pinoy, yung Pinay yung kasama. Yung mga skilled, umaalis talaga. Yun nga yung ng economic siguro yung... Kaya humingi ng tulong sa POEA si Elmer na may misis at tatlong anak sa Mindanao. Ipatatawag daw ng POEA ang recruitment agency ni Elmer. Noong isang taon pa pala, may pagbabawas sa mga proyekto sa Middle East sa construction industry. Kung nagkakaroon ng restructuring, dapat alam na nila at hindi na nila pinagpapatuloy. Paliwanag ng POEA, ramdam din ng ibang industriya ang pagbagsak ng presyo ng langis sa world market. Sa survey ng employment agency na Hayes nitong Nobyembre, napag-alamang isa sa bawat tatlong oil at gas company ay nagtanggal ng trabahado. Sa 28 bansa na sinurvey, 93% ng mga employer ang nag-layoff noong isang taon. Meron kaming interagency group, and we are studying options kung paano natin matutulungan ang mga kababayan natin dito. Hindi ko nga whether mangyari ito or hindi, prepared na yung government through our AssiSwell program. Wala pa raw bilang ang POEA at DFA na mga nawala ng trabaho dahil sa pagbagsak ng oil prices sa world market. Ang napansin lang daw ng POEA, may mga bansa o kumpanya na hindi na mag-hire ng bagong empleyado. Sa ngayon, maghahanap daw muna si Elmer ng trabaho sa Pilipinas hanggat makapag-ipon uli ng pambayad sa placement para makapag-abroad uli. Sakaling matuloy ang pinangangambahang krisis sa Middle East, sabi ng POEA, pwede pa naman mag-apply sa ibang bansa gaya ng ASEAN region. May mga inihandang trabaho rin ng gobyerno dito sa Pilipinas para sa mga mawawala ng trabaho. Ang tanong nga lang, tanggapin kaya ito ng mga OFWs na karamihan ay nasanay na sa mas malaking sweldo? JP Soriano, GMA News.